welcome back to my YouTube channel. So, kung bago pa rin dito sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for you to get an update my videos. So, for today's video, we're going to tackle, ang i-discuss natin today is yung mga gamot para sa babies, para sa mga wise moms, gamot para sa ubo at sipon ng mga babies na hindi kilala ng reseta. Okay, so number one, the number one natin is yung, tadaan, carbocysteine. Okay, yung carbocysteine na ito is mucolytic. Ibig sabihin, ang mucolytic, mapalabas ng plema. Ibig sabihin, productive na yung cup. Mapapainom tayo ng mucolytic kasi naputok na, ganon. Basta pampalabas siya ng plema. Basa nyo naman yun dyan. Itong carbocysteine oral drops, drops kasi syempre, ito tayo sa pawis. So, kung mapapansin nyo, pagka wala kayong reseta at bumili kayo ng mga gamot, meron siya dito sa gilid. Yun lang yung magiging guide nyo. Since walang reseta, kailangan magbasa. Para sa wise moms, laging nagbabasa. Ganon. Nakalagay dito, under 3 months old, 0.25 ml. 0.25 ml every 8 hours. So, sa umaga, tanghali at saka sa gabi. Tapos yun na, the rest, 3 to 5 months, 6 to 8 months, 9 to 11 months, 12 to 24 months. Yan. Ito kasi generic to gawa to ng Tolman. We're not advertising naman here. Hi, thank you. Tapos ito yung other brand niya. Generic itong mga ito. So, meron din tayo dito ng branded, which is Solmiox. Not sponsored. Okay. Sing lang naman mapag-inom niyan. Ganun lang, 3 times a day para sa inyong mga babies. And then, yung choice natin for number 2 is the Ambroxol. Ito mga kato kasi guys, kasi kapag wala kayong reseta, okay lang naman sila mabili. So, wala sila nakalagay na RX dyan. Para sa previous vlog ko na nakakaalam ng mga RX, which is prescribed drugs. So, ibig sabihin, pag may nakalagay na RX, huwag kayo basta magpapainom. Kasi kailangan nyo ng reseta. So, itong Ambroxol, ganun din. 3 times a day din siya. Nakalagay dito. Pero kasi ito kasi, pagka sa babies kasi may suggested kasi dito na 7 to 12 months, 6 months, twice a day lang siya. So, mas okay na sundin nyo na lang to. Kasi talaga commonly kahit sa adult is 3 times. Pero pag may nakalagay na twice a day, okay lang na sundin. Kasi calculated naman yun sa mga gumawa niyan. Na yun lang talaga yung body requirement ng mga babies. Nakadepende kasi yun sa ano eh, timbang eh, yun. So, ayun. Tapos na tayo yung para sa ubo. Inuulit ko lamang itong mga sinabi kong gamot ay pwede nyo naman mabili na walang reseta. Eh huwag matatakot kasi meron naman nakalagay sa gilid. Tsaka hindi sila RX. Okay? Tapos dito tayo sa gamot sa sipon para sa babies. Para sa mga walang idea ng mommies, papakilala ko sa inyo sa Syndex, which is generic. Generic ito ng napang sipon. Yan. Pang sipon, may antihistamine na siya. Ibig sabihin na antihistamine is anti-allergy. Yung mga cetirizine, ganun. Yung bahing na bahing, yun. Yung para sa mga hindi nakakaalam yung mga antihistamine or anti-allergy, kadalasan sila nakakaanto. So, kapag napapainom nyo na yung mga babies nyo, matik na yun na matutulog na sila after nun, na umi-effect na yung gamot. So, ito si Syndex is 3-in-1 siya. Meron siyang phenylpropanolamine. Yun yung gamot sa sipon. At meron din siyang chlorpenamine. Yun yung antihistamine niya. And of course, meron siyang paracetamol. Yan siya. Ay, sorry! So, kahit na mag-act siya as pain reliever or para sa fever, para sa mga lagnat ng babies, is pwede talaga siya. And, okay. Dito tayo sa branded. Sa China ko lang. Baka sorry. Dapat tinatakong itong logo eh. Kasi not sponsored po ito ng generic. I'm just discussing on my personal blog. And, this one.
This one is phenylephrine and chlorpheniramine. This is Neosep. Yan, may dose din siya dyan sa gilid. Huwag kayong tatamaring magbasa kung para ito sa inyong mga babies. So, ang pinagkaiba nitong Simdex tsaka itong Neosep is si Simdex kasi is may paracetamol. And unlike this one is wala. Pero magkaiba pa rin sila ng formulation. Kasi phenylephrine, yung isa phenylpropanolamine. Pero syempre, kung magsa-search kayo so, kahit sa website or Google and so on, mas safe daw si phenylephrine. Pero kapag sa gamutan, mas alam niya na, mas mabilis yan, phenylpropanolamine na yan. Pero same lang naman talaga sila. Magkaiba lang sila ng mga formulation para sa mga nag-aaral ng mga chemistry and so on, may mga chorba-chorba, O2, chorba, basta ganun. Sinapol ko lang ah, yung mga, di ba, chemical bond. Ay, wow, the chemical bond. Tapos, umuli tayo dyan. This one also. This is a diazodrine drops. Okay, balik ulit natin si Neosep drops. Itong dalawang to ay sinasabi nila na same lang. Pero, hindi po. Same sila ng content na phenylephrine and chlorpheniramine maleate. Same sila na content. Pero, para sa mga ibang tao, kadalasan, kaya mas ito yung bet nila na diazodrine compared dito kay Neosep. Kasi, mas mataas yung milligram niya. Nakalagay kasi dito ay 2.5 per 0.5 milligram per ml. Ibig sabihin, ang 1 ml niya ay nagko-contain ng 2.5 milligram na pangsipon and then 0.5 milligram na antihistamine. So, parang mas malakas siya para sa sipon. While, itong isa naman na Neosep Forte, ang para sa sipon niya is 1 milligram. Okay, 1 milligram versus 2.5 milligram. Kasi ang mataas dito kay Neosep is yung antihistamine niya. Ang antihistamine niya is 0.8 milligram, while itong isa is 0.5 milligram. So, sa madaling salita, parehas din naman talaga sila. Magkaiba lang nung milligram. So, kung mapapansin nyo dito, sa laboratory nila, manufacturer nila ay isa. Manufactured by Amherst Laboratories, INC. So, isang company lang to. Unilab kasi ito, guys. Para lang ito sa mga wise moms na hindi alam yung pinagkaiba na itong dalawa. Sa pangsipon, mas malakas to. Pero sa antihistamine, mas malakas to. Kasi 0.8, 0.5 antihistamine. 2.5 na phenylephrine, 1 milligram na phenylephrine. So, yun lang naman yung pinagkaiba nilang dalawa. And then next, so para sa iba na hindi gumagaling sa diazodrine or anything na phenylpropanolamine, ito kasi generic niya. Plain lang siya na plain lang siya na pinil, wala siyang antihistamine. Pero okay din niya, Diamond Laboratories, hi, baka naman. Then, Diamond Laboratories. Yan, magandang laboratory yan. Sila yung gumawa ng Bio50. So, ito na nga. Pagka kasi hindi nagaling yung sipon, possible allergies, yun yung mga diagnosis ng doktor. So, kung hindi talaga gumagaling sila sa diazodrine, Neosep, or kahit anong pinil, ito na yung nire-reseta ng doktor. Si Tirisin. Diba, may commercial din si Allerkid na gamot sa sipon. So, pag may allergy ang bata, sa panahon lang, changes ng weather and so on, temperature, nagkaka-allergies ang bata. So, ayun, dito naman tayo sa sodium chloride, sa linase. Itong sodium chloride, nasal drops to. Buffered solution for nasal drops. Kapag ka ang bata ay may sipon na barado, tapos hindi makahinga, nire-reseta siya ng doktor. Pero kasi okay to kahit walang reseta ng doktor. Sino na siya RX. Ito kasi yung sodium chloride na tinatawag natin. Sodium chloride is, diba, yung formulation sa salt. Para ka lang nag-aano ng salt and water. Yun lang siya. So, safe talaga siya. Marami pa tayong ibang brands ng sodium chloride. Which is safe naman talaga to. Basta sundin nyo lang dito kung paano siya. Nakalagay kasi dito. I-apply sa nostrils. 2 to 4 drops, 3 to 4 times a day.
Kapag sinabing 3 times a day, automatic yun na every 8 hours. So, kung balak mo siyang gawin na 4 times a day, gagawin mo siyang every 6 hours. Kasi meron tayong 24 hours sa loob ng isang araw. So, kung 3, i-divide mo lang siya, makuha mo yung 8. Basta ganun lang naman yung ma-computation. So, kung 4 times, 24 hours a day, divided by 4, so magiging 6. Kaya every 6 hours, yun lang mga common interval ng medicines. So, ayun lang guys. And just if ever you have a question regarding dito sa mga medicines na pinakita ko, okay, inuulit ko lang po, I'm not trying to advertise ng kahit anong medicines na dito sa sample ko. I'm just trying to help para sa mga mommies na nagpapanik kasi hindi agad makapacheck up. So, yun lang naman yung bibilin nyo. And then, of course, always consult the pediatrician and the doctor kung talaga meron naman pampacheck up. So, why not? So, just if ever lang naman na You know, wise moms lang tayo. And then, wow tayo. Wala pa akong baby. Pero yun lang naman. Siyempre, pandemic. Mahal ang ano. Pa-check up and all. Pero, makakasanayan nyo na rin naman yun guys. Pagka dumami na yung mga babies nyo. Yung mga dapat nyong gawin. And of course, herbal will do. Yung mga oregano and so on. Don't forget lang naman to search. And then, pero just make sure na wag agad maniniwala sa mga nasa search nyo online. Kasi, syempre, okay lang naman talaga yung mga herbal meds. Kasi kasama din yan sa ano eh, diba? Kahit sa health center, may mga top 10 tayo na herbal medicines na talagang therapeutical sila na inaprubahan ng DOH. So, ganun lang naman. Pwede pa rin herbal medicines. Pero, syempre, makabago tayo ngayon para hindi ka na, you know, kasi prolonged process kasi kapag herbal. May mga process siya, nadidikdikin, i-extract mo. And this one that I'm sharing with you guys is yung mga ready na na mabibili mo lang. And then, of course, there's some instruction in their label para makita nyo siya kung paano. Just if ever lang naman na nakabili kayo and then nako-confuse kayo o nalilito kayo sa mga sinasabi dito, pwede kayo magtanong sa mga tao, sa pharmacy, sa mga butika na pinagbilan nyo. And then, sure naman ako na that they're going to share with you guys yung kung paano siya inumin. Na, syempre, kaya nga sila over-the-counter drugs or OTC drugs na mabibili nyo siya nang walang reseta ng doktor. Pero I suggest that kapag ka less than 6 months ang mga babies, mas okay sila na ipatingin talaga sa pedia. Pero pag 6 months onwards, hanggang 2 years, pwede naman na kayo na yung mag-decide. Kasi syempre, hindi natin alam kung may mga undeveloped na, kumbaga, kung may sakit pa ba yung baby, mga special, ganun. Kasi meron tayong mga special conditions like G6PD and all. Meron kasi mga gamot or vitamins na hindi agad pa pwede sa kanila. Kumbaga, may mga bawal ipainom sa kanila. Diba? Just for example, G6PD, para sa mga hindi nakakalam or para sa may mga mommies na may mga anak na with G6PD, kung pag-uusapan naman is yung vitamins is bawal sila sa high dose of ascorbic acid. Diba? Meron kasi yung mga paliwanag. Pero this one is safe naman sila. So, yun lamang guys. At sana nakatulong ako. And thank you guys for watching. And see you in my next video. Bye!